napakarami ko nang sinabi. Ang akin pong pangamba, baka wala kayong naintindihan doon sa mga sinabi ko. Di ba? Tama ba ako? Lahat ng may naintindihan, magsabi ng amen. Parang konti lang ang nakaintindi. Okay? Mayroon ba kayong tanong? Gusto ko mag-entertain ng tanong sa inyo. Do you have some questions? Query? Wala? O sige. Anong tanong mo? Wala pa si Pastor, ano? Pastor Arandia? Wala bang ibang mic? Kasi itong masarap eh. Question answer eh. Kasi ito na yung mga aktual ninyong mga dilema sa buhay eh. Tanong, huwag mo akong tatanungin tungkol sa pera. Wala akong maibibigay sa'yo. Tanong ko po. Ah, sige. Tanong ko po yung sa ano po, religion po. Paano po may papasok yung tanong na religion? Religion. Oo nga, ganda. Kasi marang napaka-awkward naman at parang napaka, ano, napaka tawag nun, nakaka, tawag nun, parang nakaka, tawag nun, nakakaano man, offend. Parang it's offending to us directly about their religion. No? Paano kaya ang in a very nice way to ask them in order for you to know them what religion they belong? Singa? Hindi naman pwede sabihin, Nay, ano ba ang relihiyon ninyo? Kasi kami po yung mga Seventh-day Adventist eh. Kayo naman, ano ba sa inyo? Ay, hindi ako pwede magtanong ng ganyan. Ano ang pwede magandang tanong? Paano ninyo in such a way na hindi halata na kayo ay relihiyon ang tinatanong ninyo? Kasi pag relihiyon ang pinag-uusapan, mga kapatid, nagkakaroon na yan ng gap agad or ng wall. Ano? Pwede? Ang pwede nyo matasagot, o pwede nyo matanong, sabihin ninyo, Nay, saan ba kayo dito nag-church? Yan. Saan ba kayo nag-church dito, Nay? O either sabihin nyo, Nay, nag-church po ba kayo? Okay. Nag-church po ba kayo? Ay, oo, nag-church kami. Ay, saan ba kayo nag-church, Nay? Yan, tanongin niyo. Ay, kami nag-church. Ay, diyan kami yung church na malaki, yung may matutulis na mga ano sa taas. Yun yung aming simbahan yan, amin yan. Ah, alam mo na kung anong relihiyon yan, di ba? Oh, di ba? Oh, ganoon. Oh, hindi mo na tinatanong kung anong relihiyon, pero in a very cunning way, you are actually trying to determine if what church he belongs. Or she belongs. Okay? Pwede ba yun? Ha? At tanongin ninyo, Nay, saan ba kayo nag-church? Okay? Pwede kayo magtanong muna ng, anong araw ba ang inyong pag-church? Diba ganyan? Anong araw ba kayo pupunta sa simbahan? Pag sinabi yan na, ay kami po ay sumasamba kapag Friday, alam mo na kapag Friday. Di ba? Pag sinabi, ay kami po ay nagsasamba nang Linggo, ay malaki ang problema mo kasi maraming problema sa samba ng Linggo. Di ba? Pero pag sinabi, ay, we used to go to church during Saturday. Ha? Saturday ka pala? Parehas pala tayo. Di ba? Wala ka kamuwang-muwang. Adventist pala, elder pala ng church, inalaw mo. Okay? Okay. Okay, next question. Ay, napakaraming tanong pala ito. Ilan ba yung tanong mo? Di ko po. Ay, naku, nadami. Di mabilang. Ito po yung tanong. Yung tanong mo po ay, kunyari po sa isang site po, nabisita na po, kasi wala po, konti lang po yung community. Nabisita na po. Ano po yung regular ni po bibisita? Okay. Maybe, during the first week, your goal is to visit all the houses in the community. Saturation drive in 1 week. Saturation drive. Maliit man, sabi ko sa inyo, maliit o malaki, regardless of the status of those people in the community, try to visit them all. Yun ang goal ninyo for the first week. And then in the second week, yung goal ninyo is not to visit them again, all of them.
your goal for the second week, remember you are there just for 2 weeks. That's why you need to be wise enough to maximize your time. The second week, you need to spend your second week to visit only those interests that are really responsive. Yung mga interests na sila ay positibo. Yung gusto ng magpa-Bible study. Kasi, assuming the second week, you had already identified them, if who are those houses who are willing for Bible study. Pag na-identify mo kung sino ang willing for Bible study, yung remaining weeks, huwag na ninyong ubusin ang inyong panahon sa kadadalaw ng mga hindi interesado sa inyo, ang inyong dalawin na lang at balikan, yung sa tingin ninyo, interesado sila sa inyong purpose, and that is sharing the Word of God. Okay? Kasi, yung another 1 week, it's not enough. It's not enough for you para gawin ang lahat para dumating sila sa punto na they will decide for Jesus. Kaya yung another 1 week na remaining, try to maximize the time just to focus to your interest who are really interested. No? Pakiramdam ninyo, interesado sila sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, first week saturation, at least, tumugon man sila o hindi, at least, we had done our part. And that is to bring to them, every household, the invitation of God. Ma? Okay? At least, alam mo na ano ha? Mayroon pa? Oh, sige, last. Okay lang. Kahit hanggang tanghapon, anting gabi tayo dito, walang problema sa akin. Ang last question ko po yun, unang tinatapik, hindi ba naituro sa inyo sa inyong session? Doon sa inyong breakout session, hindi naituro? Hindi na po. Isa pa yon. I just don't know if because wala si Pastor Aranjia dito eh. Actually, before you go to your mission field, we used to make it sure that every possible materials ay available sa inyo. Nandito yung aking mga team dati eh, mga kasamahan ko. Isa sa mga binibigay namin na material, mayroon kaming pinapadala na songbook sa inyo, bawat team. If possible, ay mga 3-4 na songbook, bawat team. One of the reasons dyan, para pag kayo nagsiserenading, ay mayroon kayong man lang tinitingnan kasi wala naman kayong mga hymnal. Di ba? Yung mga song na pangbuy sa biyot. Hindi naman kayo pwede doon gumamit ng hymnal kapag kayo nagbubuy sa biyot. You cannot sing the "Don't forget the Sabbath" and then you are doing the serenading in the morning. Di ba hindi? May appropriate na song dyan. Baka yung awit dyan ay "May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Ay, sarap naman, may nagmamahal pa sa akin." Nako, luluha-luha na yan, iyak-iyak na yan. Mabuti na lang, may nagmamahal pala sa akin. May sungbo kaming pinapadala dyan. Isa sa mga materials na pinapadala namin ay mayroon kaming Bible study outline. Oh, Bible study guide. Ako mismo ang gumawa noon. Nandoon yung sa likod ng Boys of Youth book. Kaya lang, yon ay hindi updated. Mayroon akong revise noon. Isang booklet lang. Hindi ko lang alam kung maipapadala sa inyo si Pastor Aranjia. Naroon kung ano ang mga topic. Topic number 1. Ito ang ating pag-aaralan. Eh? Yan. Topic number 2. Nandoon lahat. Masagot yung tanong mo. Kaya lang sa ngayon, ay wala akong konkretong may sagot sa'yo. Kasi yung tanong mo, masyadong mahaba yan sagot. Kung ako ang ang payo ko sa inyo, ngayon pa lang, part ng preparation ninyo, kung ano ang mga topic na inyong gagawin. Alam naman ninyo na kapag una pa lang, huwag naman masyadong papakainin ninyo agad ng matitigas ng mga pagkain. Yung mga malambot muna, lugaw-lugaw muna, champurado muna, just like maybe you can share about the Word of God, basic yan, about the love of God, about the, maybe after that, about the plan of salvation, yun muna. Okay? Pero doon sa akin kasi yung material, sayang, kung nakapaghanda lang tayo, pwede akong mag-reproduce noon and we can give it to you.
Ang problema sa Voice of Youth Book ngayon, even in my office, we don't have enough enough copies. Kasi we are planning with Pastor Ron to revise the book, to update, no? Kasi medyo matagal na siya. We need to update the informations. And one thing that you can do at this time, try, okay, to do every possible way para kayo magkaroon ng mga Bible study outline o guide. Okay, next question. Next. Ano, no? Sinsya ka na, hindi kita narinig. Sa bagay, hindi naman kayo nagmamadali. Dito man kayo nakatira eh. Nag-i-visit ko kasi ito. Dito yung mga sanatag na re-regen. Tapos ko sasabihin o re-respond na kapag na-regen ko. Anong magiging response ninyo pag kayo na-reject? Okay? Pag kayo na-reject, ano magiging response? Ano ba, sino ba na-reject ka dito? Taas nga ng kamay kanina? Na-reject. Yan. Ano naging response ninyo nung kayo na-reject? Ha? Ah, naghanap ng iba. Ah, yan. Ay, sayo, sayo. Actually, tama yon. Hindi naman yan kayo, usually, lalo sa Pilipino, we are so, ano, diplomatic. We are so diplomatic. It's very rare experience that somebody will tell you, ay, we are very sorry, you are not welcome in our home. Wala, no one will tell you that. Okay? But, you can just discover them that they are not interested to your visit if they made some alibis. Sabihin nila, ay, we are very sorry, we are so busy. Ha? Marami kasi kaming ginagawa rito. Ganon. Mga alibay yan. Or either they will just tell you, ay, pasensya ka na. I don't have time today. Maybe you can just come next time because I need to do this to do that. Like that. Yan ay mga some alibis. Na yan ay you need to be, ano, sensitive enough na kayo ay malaman ninyo kung sila interesado o hindi. Okay? Mayroon yan mga signs. No? They will not really tell you frankly, okay, word by word, that they don't like you. Okay? Kaya yon, kaya nga mga kapatid, you need the list in your visitation. Kaya sabi ko sa next week, sa inyong pagdadalaw, those homes or houses na they are not interested to your visit, especially if you will tell them, Nay, we are so happy that you had given us your precious time, no? Thank you for entertaining us, even just for a few minutes. Nay, if it is not too much for you, is it just okay if I will, or we will come back tomorrow, the same time? Is it just okay for you? If they will tell you, I'm sorry, tomorrow I have an appointment. Yan ay signs na maybe they are not interested to your visit. Okay? Kaya sa susunod na linggo, ang inyong dalawin, yung talagang mga interesado na para bagang pag kayo ay dumalaw sa kanila, wow, tuwang-tuwa talaga. Mararamdaman naman ninyo yan, di ba? Kung talagang interesado sila sa inyo, di ba? Di ba? Tama ako, mali? Madali yan malaman, mga kapatid. Huwag na niyong hintayin na kayo ay tanggihan. Makiramdam na lang kayo. Di ba? Mga guys? Di ba, mga guys? Makiramdam na lang kayo. Kaya ako, when I was a student, pag ako'y nanliligaw sa isang dalaga, estudyante, at pakiramdam ko ay babasterin lang din ako, hindi ko na hinihintay yung panahon na ako'y babasterin ng mukhaan. Pag pakiramdam ko na parang hindi niya ako type, ako na mismo ang gumagawa ng paraan para dumistansya, para lalong, para bagang mabawas-bawasan yung sakit sa sama ng loob. Di ba? Ano ganon? Kayo, kasi madali naman malaman yan kung talagang type ka niya eh. Di ba? O gusto ka niya. Pag sinasabi mo na, pwede ba kitang sunduin mamaya sa dorm? Sa midweek?
Nako, pag sinabi sa'yo niyan, ay may exam ako bukas. Marami akong kailangang sagutan sa requirements ko. Oh, pag may alibay na ganyan, kahit walang exam, may exam daw sila bukas, isip-isip mo, wala pa namang exam bukas ah. Hindi pa namang final bukas, di ba? Ang final pa next week. Di ba? Mag-isip-isip ka na. Ganun. Kaya you need to be discerning enough. Okay, brother. Okay. Okay. Mga kapatid, sa inyo, during your visitation, sometimes you cannot go away to those people na masasabi natin parang pilosopo ba? Mga pilosopong sumagot. Nung ako yung estudyante, I have this old man. I visited him until to such time na second visit ko, sabi ko, Tay, it's just okay for you if I will come back tomorrow and we will study about the Bible. About the Bible, ha? I don't tell him that we will study about religion. I just told him that we will study about the Bible. Tay, you have your Bible in your house? Do you have your Bible? Yeah, I have your Bible. It's just okay for you if we will study about your Bible? Biblia nila, pag-aaralan ko. Okay? I have this old man, he told me, ha? Aral ng Biblia? Mag-aral tayo? Bakit? Pag mag-aral ba tayo dyan, yayaman ba ako dyan? Sabi sa akin, magkakapira ba ako dyan pag mag-aral tayo ng Biblia? Di ba? Parang pilosopo, di ba? Oh. Eh kung ngayon, kung agad yun ang bungad sa inyo, bakit? Pag mag-aral ba tayo ng Biblia, magkakapira ba kami dyan? Oh, may mga ganung mga taong pilosopo. Anong ang sagot mo? Ha? Kaya minsan, mga kapatid, if there's such, no, circumstances while you are doing visitation, that's now the time na pumapasok yung, no, minsan yung impression ng Holy Spirit sa'yo. Ma? Yung isang bagay na parang you don't know what to say, but because before you leave from your quarter, you prayed to God and you asked wisdom, you will be surprised. The Lord will impress you. The best answer that you could ever give to that man. Magugulat ka. Ha? Paano matasabi ko yun, no? Ang ganda na sabi ko yun. Parang hindi ko naman alam yun. Di ba? That's the thing. That's now the time, mga kapatid, na pag hindi na niyo kaya, that's now the time that the Holy Spirit will help you. No? Will help you. Kasi minsan iba-iba yung sitwasyon. Yung pilosopo ng mga tao. Ako kasi, walang problema sa akin kahit pilosopo ka. Kaya kitang pakisamahan. Kahit pilosopo ka. Kasi usually, ang mga pilosopong mga tao, wag mo agad yan dadalhin. Wag mo agad dadalhin, don't bring them about the Word of God. Don't bring them about serious things to discuss. What you can do, just make a friend with him. Just establish a relationship with him. And if it's already, if you feel that you're already comfortable from one another, ha? Kahit yan pilosopo sa'yo, pwede ka na rin medyo magpilosopo ng konti para makasabay ka ng konti sa kanya. Ha? Kapag kayo magkaibigan na. Kaya one thing that you need to establish, if you feel that that person is a little bit hard to get, I try to establish first the relationship. Maybe one thing that you can do, just do the first visit, do the second visit, until to the third visit. And then, try to figure out kung anong susunod na gagawin. Okay? Wala nang tanong? Wala na? Sige po, kung wala nang tanong, ay, sige pa, come. Sige. Sabi kayo, dito naman kayo natutulog eh. Ang inyong sunod na activity, hindi ko sa program, 6:30. Okay? What is your question, madam, sister? Yung sa akin lang po ay, yung suspicion ko, Pastor, na
Dadalhin sa isang magbibisita. Paano kung ano yung sasabihin sa iyo na yung mga sasabihin sa iyo mga bad attitude ng isang kapatid na lalaki is a very high. Yan po yung mga hindrances dyan. Isa sa mga hindrances nyo, masabihin nyo ay kami po yung mga kami po yung mga students. Tapos tinanong kayo doon kung sumasayaw siya, no? tapos and then, may mga tao talaga na magtatanong sa inyo, anong church ba kayo? Yan. And then you will try to introduce your affiliation. We came from Seventh-day Adventist Church. Ha? Seventh-day Adventist pala kayo? Naku, yung kapitbahay namin, Adventist din yun eh. Alam mo, yung kapitbahay namin, nangutang, tapos hindi nagbayad. Tapos nung sinisingil ko, inaaway pa ako. Diba ganyan? Mga ganyan yan. O either sabihin, Adventist, di ba kayo yung mga hindi kumakain ng baboy? Eh, kapag gano'n sabi, ang sabihin ninyo? Yun nga! Kami yun! Hindi kumakain ng baboy. Ano, sabihin niya? Kayo pala hindi kumakain ng baboy? Pero bakit kaya yung aking kaibigan? Adventist yun eh. Pero noong kami ay nagpista dito, naghanda sila ng baboy. May mga ganyan mga tanong na yan. Ako, pag ganyan ang mga ano agad. Anong sasagot mo? Ano sagot mo? Ano ang pinaka-safe na sagot? Ha? Ano na? Pinaghanda kayo. Alam niyo kapag mga kapuloanan, okay, if your interests are telling all those negatives about the church, medyo challenging ang inyong visitation. But you need to pray hard. Kasi minsan may mga tao na nanunukat lang talaga sila. But they are actually positive to your church. But they cannot go away to tell those mga negative things sa church. But it doesn't mean that they are already close. Okay? Maybe if they are trying to criticize the church, or especially if not really the church, the people, no? In the community who are members of our church. Okay? Maybe one thing that you can say to them or you can tell them, no? Huwag ninyong kukontrahin. Ha? Huwag yung sasabihin na, Hindi na eh. Mga Adventist kami. Hindi kami kumakain ng baboy. Ganyan. Ay kami mga Adventist, ano kami? Mabait kami. Mabait. Di ba? Hindi kami kayang palaaway na eh. Huwag yung kukontrahin. Maybe pwede yung sakayunin mo siya. Kasi that is his experience. Nay, siguro kayo itama po sa inyong obserbasyon sa kaibigan ninyo na yung inyong kaibigan po ay nagutang tapos hindi nagbayad. Po? Pero gusto ko po sabihin sa inyo, Nay, ay marahil yung pukaranasan ninyo sa inyong kumpare o kaibigan ay isang isolated na bagay. Pero kami po ay gusto namin sabihin sa inyo sa church ay hindi po namin itinuturo ang mga bagay na yan. Hanggat maaari po ay gusto po namin maging mabubuting mamamayan at mga responsabling mga tao. Po? Ay kayo po naman tayo, Nay, ay naunawaan ko po kayo. Ganun na po. Try to sympathize with them. Naunawaan ko po kayo, Nay, kung mayroon po kayo bad experiences sa isa po sa aming mga naging membro ng aming church. Okay? Pwede kayo makapulos eh. Nay, pasensya na po kayo sa aming kapatid kung yan po ang naging behavior niya sa inyo. Hindi ko po siya kilala, pero in behalf po ng church bilang kapatid po niya, kami po ay humihingi ng pamanhin po sa inyo. Humingi kayo ng pamanhin sa kanya kung siya ay na-offend sa ating kapwa kapatid. Pero isiguraduhin ninyo na hindi ganyan ang mga Adventista. Kasi minsan ang mga tao, madali silang mag-conclude. Because of their experience to their friend or to someone whom they know, ay they try to generalize. Ganyan ang mga sabadista. Pag nangutang, hindi nagbabayad. Yan naman ang inyong ipapaliwanag sa kanila. Apo? Na hindi po, mayroon kanya-kanya po ang
Pero ang church po ay ito po ang amin po mga pagtuturo at ito po yung mga paninindigan namin base po sa salita ng Diyos. Ganun lang. Basta huwag niyong aawayin at huwag ninyong hanggat maaari huwag ninyong didipinsahan yung kapatid. Ang pwede yung sabihin, try to make an apology. Magsuri kayo kung yan ay experience yan. Kaya nga po rin, nandito po kami. Oh, pwede sa divert na gano'n. Nay, kung ang inyong experience sa isa namin sa kapatid ay hindi po maganda, kaya po kami naririto. We are hoping and praying na yung inyong mga experience sa amin ay maganda naman po. Baka malay mo, ngayon po ay kami, ako naman ang magpapautang sa'yo. Kahit hindi ka magbayad, okay lang sa akin. Ah, di ba? Di ba? Huwag lang po malaki kasi wala po kong pira. Ganyan. Okay? Wala na po, mga kapatid? Okay? Kung wala na po, young people, I hope and pray na sa inyo pong paghayo as you go to your mission field, no? All these things na na-share ko sa inyo, but this is not enough, no? Try to explore those things that you think are necessary doon sa inyong mission field. Actually, marami pa kayong dapat alamin. Mga how to conduct Bible study, I just don't know if you are expert enough to conduct Bible study because I believe that even theology students, we don't have 100% assurance that they are capable to do Bible study. Okay? Kaya young people, okay, this is a very challenging responsibility yet rewarding sa ating pong experience as a Christian. Kaya try to learn many things. You have still 2 weeks to prepare yourselves. Ang sekreto lang dito, pag hindi tayo mga expert, ang sekreto lang yan, preparation. No? Prepare. Try to figure out all the possible details na inyong magiging experience kapag kayo nasa field na. And mag-prepare na kayo habang kayo nasa university. I hope and pray, young people, na kayo po ay magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos habang kayo hahayo para sa banal na paglilingkod. Amen, mga kapatid. Marami ba tayong natutunan? So, dahil we were granted with valuable knowledge by Pastor, we would like to present this certificate of appreciation. So, let me just read again. In grateful recognition and heartfelt appreciation, Pastor, for his priceless commitment, valuable time, and service rendered as one of the speakers during VOY Camp. Pero twice na, excelenta, diba? With the team VOY Expand 2022, held on November 25 to 27, given this day, 26 November 2022, at the University of Virginia. Thank you for being here. Thank you. Okay, for our closing song, let us all stand and let's sing our theme song, It's the Voice of God. Ooh.
spring we find, on the dark we light, lean unto the Lord with all our might. It's the voice of youth that will change the inner world. Bring the young and old to the knowledge of His word. Every gift and skill will use all we can afford, leading all to our loving Lord. It's the voice of youth that will change the inner world. Bring the young Let us pray. We would like to praise you, our dear Heavenly Father, that throughout this day, we learned a lot of things, especially this youth, Lord. I know that in these last days indeed, Father, we all know that you will be using all of us if our hearts will just be opened for you to use us. And so I pray that you will empower these young people, Father, that they all will create a big shout into this world, proclaiming the goodness of the soon coming King, our Lord and Savior Jesus Christ. Father, we plead for the outpouring, the fresh outpouring of the Holy Spirit for all of us who are here, and even for those who are not here but who are willing to be emptied with self and be filled with the Holy Spirit. We thank you, Lord, for everything. We thank you for the abundant blessings that you have promised to those who will abide in you, even unto the end of the age. Thank you so much for everything, and may all those things that we have learned today will be used, Lord, for the glory of your name alone. Thank you for everything. In Jesus' name I pray. Amen.